Magkabayang araw muli, mga batang IS. Grade 10, kumusta na? Nandito na tayo sa ika-apat na aralin ng edukasyon sa pagpapakatao din at ito ay ang dignidad. May nagsabi na ba sa inyo, o may nagsabi na ba sa iyo na wala kang kwenta, o kaya bobo ka, o kaya tanga ka, mga masasakit na salita na may kinalaman sa pagpapababa ng iyong dignidad. O baka naman, napakawalan mo na rin yung mga words na to sa ibang tao. Ano man ang maging sagot mo dito, isang tanong ang dapat maging malinaw sa ating isipan. May tao ba talagang walang kwenta? Ibig sabihin ba hindi ba siya nararapat pahalagahan? O bigyang galang dahil lang sa wala siyang kwenta? Paano naman ang iyong pagtingin sa iyong sarili? How do you see yourself? Mababa ba o mataas? Halimbawa, ang mga pagtingin natin sa mga mas mahihirap is sa atin o kaya sa mga katutubo o kaya tayo man baka lahing katutubo. Paano natin tinitingnan ang iba-ibang antas ng pamumuhay at iba-iba ring uri ng mga tao at ang kanilang mga kalagayan? Sa araling ito, sisikapin nating maunawaan ang kahalagahan mo at ang kalagahan ng ibang tao at ang kanilang dignidad. Inaasahan natin na masagot natin ang makabuluhang tanong na paano ba maiiangat ng isang kabataan ang kanyang dignidad at ang kanyang kapwa, lalo na sa mga mahihirap at saka mga katutubo. Anong inaasahang may pamalas mo? Una, makapagpaliwanag ka ng kahulugan, tunay na kahulugan ng dignidad ng tao. Pangalawa, nakapagsusuri ka kung bakit ang kahirapan ay paglabag sa dignidad ng mga mahihirap at mga indigenous groups o mga katutubo. Lilinawin natin ang definisyon natin ng kahirapan ano, at ng mga mahihirap. At pangatlo, napapatunayan na nakabate ang dignidad ng tao sa kanyang pagpapabukod-tangi. Hindi siya nauulit sa kasaysayan at sa pagkawangit sa Diyos. Ibig sabihin, may isip at kilos loob. Siyempre, ang pang-apat, nakagagawa ka ng angkop na kilos upang maipakita sa kapwang tinuturing na mababa ang sarili niya na siya ay bukod-tangi o ikaw mismo, baka mababa ang tingin mo sa sarili mo, nakakagawa ka ng angkop na kilos para maiangat ang iyong sarili at makita mo na may taglay kang special na dignidad bilang tao. Ano nga ba ang kahulugan ng dignidad? Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang dignidad ay nangangahulugan ng isang katatayuan ng pagiging karapat-dapat sa pagpapahalaga at paggalang. Nagmula ito sa salitang Latin na dignus at dignitas. Ang kahulugan ay karapat-dapat. Ang sinumang taong nilikha ay karapat-dapat sa pagpapahalaga at paggalang, anuman ang kanyang antas o kalagayan sa buhay. Mahirap man siya o mayaman, may pinag-aralan man o wala, may ngipin man o wala, lahat ay dapat tingnan na karapat-dapat dahil nilikha siyang karapat-dapat. Kaakibat din ang katotohanan ito ay ikaw at ako bilang tao ay dapat kumilos bilang isang karapat-dapat na pinananatili ang kanyang angking dignidad at hindi hinahayaang madala ang sarili sa kalalagayan na hindi na tayo igagalang at hindi tayo pahahalagahan ng ibang tao. Minsan, pinapakahulugan din natin ang dignidad sa pagiging karapat-dapat sa salitang respeto o sa respetong binibigay sa atin. Subalit, marahil makakarinig kayo ng mga ganitong argumento, ang respeto ay kailangan makuha kayo sa ibigay na lang o kaya yung mga katwira na irerespeto kita kung irerespeto mo din ako, tiga. Naririnig natin yun. Ang karaniwang pangtapat sa ganitong kaisipan ay ang katotohanan na rumerespeto ka, hindi dahil karespe-respeto ang isang tao, kundi dahil ikaw mismo ay respetadong tao. Ang pagbibigay ng respeto ay hindi sa binibigyan lamang, kundi ikaw mismo na nagbibigay ay pinagmumula ng respeto dahil kinikilala mo na may dignidad ang bawat tao. Dito papasok ang mataas na antas ng pagpapahalaga natin sa ating sarili at pagpapahalaga sa iba at sa kanilang dignidad. Ito ay nag-uugat mula sa material at spiritual na kalikasan ng tao na bahagi ng kanyang pagpapakabanal at ng kanyang pagkabukod-tangi. Pag sinabi nating banal, set apart, talagang nilikha ka ng Diyos para sa isang layunin at yun ang layunin para sa kanya. Kaya, you were created, I was created with dignity. Anong mga pangunahing kaisipan tungkol sa dignidad ang dapat nating tandaan? Una, mahalaga ka at karapat-dapat mula pa sa iyong pagkalalang sa sinapupunan hanggang sa kamatayan ang iyong dignidad ay sadya ng inilaan. Kumbaga nasa tiyan ka pa lang ng iyong ina
mahalaga ka na at meron ka ng dignidad. Dapat kang igalang. Tunghayan natin itong sumusunod ng mga talata. Isa ito sa mga paborito kong talata sa Biblia kapag minsan nakakaramdam ka na mahalaga ba ako. Ito yung makapangyarihang pagpapaalala. Hayaan niyo basahin ko sa inyo. This is Psalms 139. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanghang tunay sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintal. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo, hindi nalilihim. Ako iyong nakita na hindi pa man sinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo ng talaan, matagal ng balangkas mo, ikaw lamang may alam. Ang ganda ng mga talatang ito na nagpapaalala na tayo ay isang imago de o nilikha sa wangis ng Diyos sa tiyan pa lamang. Isa tayong obra maestra. Hindi ka na mauulit. Ikaw ay special. Kaya ikaw ay mahalaga. Kaya hindi dapat basta-basta natin inaalimura ang ibang tao, ang ating sarili. Kasi ang inaalimura din natin ay yung lumikha sa atin. Kaya pag pinapahalagahan natin ang ating sarili o ang bawat nilikha ng Diyos, pinahalagahan din natin ang gumawa sa atin o sa ibang tao. Pangalawa, ang ating kapwa-tao ay mahalagang bahagi ng lipunan at tinuturing ding karapat-dapat matatandaan yung sinasabi sa Golden Rule. Ang sabi ni Jesus, do unto others what you want them to do unto you. Gawin nyo sa iba ang gusto din gawin sa inyo. Yun yung Golden Rule. Yung Silver Rule naman, kay Confucius yun. Sabi niya, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin din sa iyo. Parehong mabuti. Kung i-apply natin na patingnan ang bawat tao ng karapat-dapat may dignidad dahil hindi na gusto nating pagtingin sa ating sarili. Hindi natin maituturing na paggalang sa dignidad ang ibang tao kung ginagamit lamang natin sila sa ating kapakinabangan, kung binabastos natin sila o nagiging object sila ng katuwaan natin o katatawanan. So, bumababa yung level ng kanilang pagkatao. Kaya nga, dun sa pangatlong kaisipan, bagamat ang dignidad ay likas ng ipinagkaloob sa atin, kailangan magpatuloy pa rin na ipinagtatanggol natin ng may buong pagmamahal at paggalang sa kasalukuyang pananaw, ang nag-iiba-ibang pananaw ng mga tao sa dignidad ng bawat isa. Kasi pansinin ninyo, nagiging talamak na lang ang madaling pambubuli, paghusga, pang-aalimura o panunuya, yung mockery sa itsura, sa talino, sa hanap buhay, sa reliyon, sa antas ng pamumuhay. Tingnan nyo na lang sa Facebook at saka sa Twitter o sa mga memes kung paano. Napakadali na lang sa iba ang magmura, napakadali na lang sa iba magpakawala ng masasakit na salita. Minsan, wala na dun sa issue eh. Minsan, titirani na lang talaga yung iyong pagkatao at gagawin ka minsan katatawanan o kaya basta-basta na lang mumurahin. Ah, napakahalaga na isipin natin, paano kaya kung ako yun? Paano kaya kung anak ko yun? O kaya magulang ko yung binabas? Gugustuhin ko din ba na daluhungin ako ng mga bagay na negatibo tungkol sa aking sarili na makakapagpababa ng aking dignidad? So magandang lagi natin itong isa-isip. May tatlong antas ng aksyon sa pagpapatibay ng dignidad ng tao. Ang una ay pansarili. Ang pagkakaroon ng mabuting pamumuhay ay magpapatibay sa pansarili mong dignidad. Kaya nga, napakahalaga na mag-aral na mabuti. Yun ay protection. Ang una ay yun ay magpapaulad ng sarili natin. Pangalawa, protection sa atin para hindi tayo basta-basta nililin lang o kaya tinatapakan ng ibang tao. Kasi alam natin na nakapag-aral tayo, madali nating matututulan ng mga taong gusto magsamantala sa atin. Ang sunod naman ay ang pakikipagkapwa. Ang pagsisikap na laging magkaroon ng mabuting kaugnayan sa kapwa ay isang patunay na pinahahalagahan natin ang ating sariling dignidad at ang dignidad ng ibang tao. Lagi tayo mag-work para magkaroon ng mabubuting pakikipagkaibigan. Huwag tayo magpadami ng kaaway. Huwag natin taasan masyado yung pride natin. Kasi yung dignidad natin ay balang araw ay maaaring mayurakan dahil din sa ating sariling kapabayaan. Kaya kung napakahalaga ang tao, ang tingin natin sa mga tao, pahalagahan din natin ang ating pagrespeto at pakikipagrelasyon sa kanila. So, at ang patatlo naman ay ang panlipunan. So pagbibigay kahalagahan naman ito sa karapatang pantao at batas na umiiral sa
simple po ng ating kinabibilangan na nagpapatibay din ito sa ating dignidad sa bawat isang kasapi nito. So, kung tayo ay masunuring mamayan, maayos ang dali ng komunikasyon, magiging maayos ang takbo ng ating bansa. Eh. Aminin natin na kapag tayo mismo watak-watak at inaalimura natin ang isa't isa, hindi rin tayo makatrabaho ng husay. Walang unity, kaya wala tayong na-achieve. Lalo tayong nagkakagulo, pati gobyerno, pati tayo. Kung maraming tao ay reklamo ng reklamo at walang respeto sa dignidad ng isa't isa, hindi lang tayo eh, mababalita din tayo sa ibang bansa. So, importante na united tayo sa pangangalaga at pagpapatibay ng ating relasyon dun sa lipo ng ating ginagalawan. So, masisikapin naman nating sagutin sa ngayon ang tanong na bakit ang kahirapan ay paglabag sa dignidad ng mga mahihirap at mga katutubo. Don't get me wrong, or itong ating pag-aaral na to, baka mali ang ating pagtingin na pag mahirap ka, wala kang dignidad. Hindi totoo yun. Ang dapat nating makita is ang pagiging mahirap, ang kahirapan ay nagiging issue sa maraming tao kung kaya nagiging mababa ang kanilang dignidad dahil naaapi sila. Pangalawa, maliit ang tingin sa kanilang ibang tao. Kaya nga, kung meron tayong kakayahan na gawa ng paraan ng ating kalagayan, dapat nagsusumikap tayo na hindi tayo naghihirap o hindi tayo laging, tayo na lang lagi ang nangungutang o tayo na lang lagi ang nanghihingi o nangmamalimos. Meron tayong kayang gawin eh. Bukod doon ang kalooban ng Diyos ay tayo ay mag-improve sa ating pamumuhay to the point na hindi natin kailangan na tayo alipustain o hindi kailangan alipustain tayo ng ibang tao. Anong ibig sabihin? Alam ko na pamilyar kayo sa sinabi ni Bill Gates, ang sabi niya, kung ikaw ay pinanganak na mahirap, hindi mo yung kasalanan. Pero kung mamatay ka na mahirap, meron ka sanang ginawa doon. Para praise na yung akin eh. Totoo yun eh. We cannot choose yung galingan natin, pero mayroon tayong magagawa para at least man lamang umunlad ang ating pamumuhay. At yun ang challenge sa atin kung bakit kailangan natin pagsikapan na mabuti na improve yung quality of life na meron tayo. Even ang pagiging isang katutubo ay hindi rin dapat ikahiya o maliitin. Kaya yung pagiging mahirap nila, minsan ay nagiging dahilan ng tao para sila ay lukohin. Kaya nga kanina yung binanggit ko, malaking bagay na nakakapag-aral na din kahit ikaw ay nandun sa antas ng mga katutubo. At marami na tayong ganyan na mga katutubo na nag-aaral. Sa ganyan, hindi sila sinasamantala ng mga tao na mas mayaman kaysa sa kanila. At importante na hindi sila ginagamit na katatawanan o ginagamit na words na hindi naman dapat kasi may dignidad din ang kanilang pagkatao. So ano ang mahalagang tandaan sa module na ito? Na anumang antas ng pamumuhay ng isang tao, mayaman man o mahirap, katutubo man o hindi, at kahit ano pa mang lahi, ang dignidad ay likas at kailangan panatilihin at kailangan laging ipaglaban ng may buong karangalan. Bilang isang umiiral na nagmamahal, gampanin natin o kailangan natin gampanan ng pagpapanatili ng paggalang sa ating sariling dignidad at ganun din sa dignidad ng ibang tao. Mahalaga ka, minamahal ka at ikaw ay inaalagaan dahil may dignidad ka at nilikha ka ayon sa wangis ng Ama, ng ating Diyos Ama. Nawa ay naging maliwanag sa iyo ang kahulugan ng dignidad at may isa pamuhay natin ito na may pagpapahalaga sa bawat araw. At huwag na huwag kakalimutan na iisa pa rin ang layunin sa edukasyon sa pagpapakatao. At ito ay maging isang mag-aaral na nagpapasya at kumikilos ng mapalagutan tungo sa kabutihan ng lahat. Ends Amen.